So ako talaga ang bumili. So what I did ay naghanap ako ng supplier na kung saan ako makaka-discount dahil napaka-importante din yun guys ang discount. Yes! Para pasok pa rin sa budget mo. Welcome back to my channel. It's me again, Love Moves. At muli, magpapaalala sa inyong lahat na di bali nang walang jawa, gusto may pera. Joke lang guys. So, ito na. So, mga bagong dating, please don't forget to subscribe my channel at welcome kayo sa aking munting bahay kubo, kahit munti. Daming munti ah. So, ang ating topic for today's vlog ay about sa the 1.5 million house budget. At sa totoo lang, first upload ko sa kanyang video na yon about my house. I think it's 100 views for 1 week. At papak! So, happy na ako. But, there's more. Blessings talaga ay dumating. Hindi inaasahan. So, as of now, nagkakaroon na siya ng I think 11,000 views. Pak! Aura! So, nagkakaroon na ng 11,000 views ang aking video about sa 1.5 million pesos at 2-story house. Okay? Wait lang guys, sumikip ang dibdib ko. Bigla siyang sumikip. Okay? Here again. Maraming nagtatanong, may mga questions at mayroon ding hindi naniniwala sa akin dahil parang fake. Fake, yeah? Fake ba ko? Fake ba ko, guys? Well, so anyway, hati ang opinion, may naniniwala. Kasi daw, sa ngayon, napakamahal na lang magpapagawa ng bahay. At yung bahay ko ay it's a two-story house, yeah? And then, ang iba naman, naniniwala sila sa akin. Okay? Pak! Aura! Okay. So, paano ba? Okay, here we are again. Uulitin ko. Ang bahay namin ay 60 square meters. Yeah. Kabuuan na yan, ha? Kasama na ang bakod niyan. Baka itatanong niyo sa akin kung kasama ba ang bakod. Yeah, of course. The lot area. At floor area. Floor, yeah. So, the floor area is 50 square meters. So, yun ang doon na mismo nakatayo ang bahay, syempre. Mas mabuti nang lilinawin natin. Iba yung 60 square meters, lot area, at iba yung 50 square meters na yan na talaga mismo. Kung saan, andyan ang bahay, itatayo or ipapatayo. Okay? Tak! Okay, huwag ka nang mag-ano dyan. So, ano ba ang napapaloob sa two-story house ay yes? Dami na yung inisa. So, ano ba ang napapaloob nito? Well, it has a two rooms, bedrooms, basta, kwarto, yon. At mayroong dalawang CR at of course, living room and dining room. Isahan lang yan dahil maliit lang po. Huwag kayong ma-expect about the 50 square meters day, maliit lang po yan. Okay, so here. Number one, okay? Magkano ang building permit? Yes, building permit. Kasi kailangan natin kumuha ng building permit para hindi tayo magkakaroon ng penalty. Dahil mas mahal pa ang penalty kaysa sa building permit. So, ang building permit ay 15,000 pesos. 15,000 pesos, yeah. Sa akin, yun naalala ko ah. Then, ano ba yung napapaloob sa
15 pesos na yun na binayaran ko. Of course, kasama dito yung building permit at yung house plan ng bahay. Yeah. So here is the evidence. Pakasabihin niyo naman, peka. So here is the evidence. Ito yung house plan na magulo. Magulo pa sa buhay ko. So ito yung hey. Alright. So anyway, kuhanan ko ito ng video later on. So discuss muna tayo. Let's proceed, okay? Para hindi tayo maligaw ng landas. Para hindi tayo mag-shutdown. So sana makabalik pa rin yung anong yung na-shutdown, okay? Dahil namimiss ko ng aking palabas na gustong-gusto. So here, balik-balik naman here, okay? Then napapaloob dito ang disenyo ng bahay nyo, syempre, house plan. At napaka-importante ay yung price. Yeah. Kita nyo guys, ipapakita ko nga sa inyo. So, the project cost. Project cost. Okay? So, magkano ang aabutin sa bahay na yan? Sa akin, halos umabot siya sa 800,000 pesos. So, super saya ko na guys. Dahil biruin mo, yung budget ko ay 1.5 million. Yes, yun ang budget ko. Pero, I found out na it's 800 lang siya. So, hindi umabot sa 1 million. Pero guys, yung naitayo na ang bahay, yung ongoing na ang construction, oh my gosh, dito may nagkakaroon na ng mga additional expenses. Yes, na akala mo na yun lang talaga ang price niya. It's 800,000 pesos. Pero habang tumatakbo yung araw, mas lalo siyang napapamahal. Umabot siya sa 1 million hanggang sa 1 point something na ang nangyari. Kaya dahil hindi basta-basta magpapagawa ng bahay. Yes. Yes. Oh la la. Tapos, mapapaloob din dito or nakapaloob or napapaloob or basta. Ayun. Kung ilang days or months matatapos ang bahay. So sa akin natapos siya ng 3 buwan lang siyang natapos. Pero hindi pa siya fully furnished dahil basta, akin na lang yun, okay? Pero, yung 3 buwan na yon as in, natapos na siya, pwede na siyang tirhan, okay? Pero na naman, okay? Pero okay. So, ayun siya guys, 3 buwan siya natapos. So, depende pa rin yun ha sa yung budget. Dahil kapag meron kang budget talaga, as in, yung construction ng house mo ay continuous. Continuous. Okay, paano ba yun? Tuloy. Yun na lang nga tayo. Oh, smile naman dyan. Baka nakaano na naman yung noo mo. Okay. Then, ito yung tanong nila sa akin, the number 2 question. Location. Saan daw matatagpuan ang aking bahay? Of course, andito kami sa province of Leyte. Southern Leyte. So, andito yung bahay nakatayo sa Leyte, sa probinsya, hindi sa Manila. So, dito nga sa Leyte. Then, ito, pangatlong katanungan nila sa akin. Kung ito ba ay Pacquiaoan or Arawan sa pagpapasahod ng mga workers. So, ang sa akin, Arawan lang siya guys, hindi siya Pacquiaoan. Dahil, yung nakuha kong contractor ay talagang parang tested and proven na talaga. Marami na siyang nagawang bahay at makikita naman sa kanilang kilos, pati sa kanyang mga kasamahan na mabilis siya pero pulido yung gawa. Hindi yung basta gawa lang ng gawa at hindi rin yung klaseng patay oras. Kasi yung ibang workers, hindi ko nila lahat ha. May mga workers talaga na patay oras sila. So, ang mangyayari, pag makakuha ka ng ganyang klaseng mga tao, mga trabahante, machuchugi ka talaga sa... mas lalong mapapamahal talaga dahil, syempre, bawat trabaho nila, may pasahod yon. Pag medyo madali yung pagpapagawa ng bahay mo kasi medyo... ano sila, patay oras nga yung sinasabi ko, ay, syempre,
matagal matatapos ang bahay mo. So, thankful ako. I am very blessed dahil nagkatagpo ako ng contractor, pati mga workers niya na talagang sulit na sulit ang binayad mo sa kanila. Kahit medyo pricey siya, pero kung ano yung binayad ko sa kanila, so vice versa, sulit na sulit din naman. So, isipin mo, 3 months lang siyang natapos. Tak! Approve! Tawa naman dyan. Masyado kayong seryoso. Okay. Then, next. Dito, ito ang importante talaga, guys. Napaka-importante ito. Para makatipid ka rin. Kasi nga, 1.5 million. So, budget-budget din pag may time. Naghahanap ako ng supplier ng mga materials. I am very hands-on talaga. So, marami nag-question about sa video na yun na, totoo ba, it's worth of 1.5 million pesos ang bahay mo? Then, syempre, sabi ko, of course. Totoo, dahil hands-on ako. So, alam ko lahat kung magkano ganyan ang presyo na yan. Ultimo pako niyan, mga tornilyo. So, ako talaga ang bumili. So, what I did, ay naghanap ako ng supplier na kung saan ako makaka-discount. Dahil, napaka-importante din yun, guys, ang discount. Yes! Para, pakasok pa rin sa budget mo. Yeah? Huwag kang mahiyang maghingi ng discount. Dahil sa panahon ngayon, te, kapala ng face lock. Alright, so yun lang. Yun lang ang na-share ko sa inyo kung bakit umabot siya sa 1.5 million. So, ganun pa man, nasa sayo pa rin kung maniwala ka sa akin or hindi. Basta yun ang katotohanan. May evidence naman ako. Parang ano lang ah. So, yun ang katotohanan. Nakahanap ako ng workers na sulit talaga yung bayad ko sa kanila. Hindi yung mga tatamad-tamad. So, and then, about sa supplier ng mga materials, nakahanap din ako na as in naka-discount talaga ang nang bongga ang lola nyo. Dahil kuripot ang lola niya. Okay, pak, approve. So, ayan lang po. My last advice, piece of advice, yeah. Huwag nyo pong tipirin ang bahay nyo. Di bali nang magtipid muna kayo ng pagkain. Pero pag about na sa bahay na ipapatayo nyo, guys, ito talaga, huwag nyo po siyang tipirin, okay? From roof pa lang, your atop or atip, anong tawag yan? Basta roof ng bahay nyo, humanap na kayo ng magandang kalidad, okay? The best quality talaga siya ng roof dahil yun ang pinaka madaling masira dahil syempre sa taas. Yun na, hanapin nyo na the best talaga. And then, yung mga materials pala. dapat talaga siya ay standard, okay? Para, dahil mahirap makapsi kapag paulit-ulit, di ba? Tsaka bahay yan. Dapat yung pundasyon talaga yan, pack level up, okay? Pack. So, ito pa rin, sila moves. Siguro yun lang, okay? About sa aking house plan, kukuhanan ko ito ng video at ipapakita ko sa inyo at yung mga changes niya, mayroong mga changes talagang nangyayari. I-explain ko rin sa inyo ng mabuti dahil malay natin, baka gusto niyo makita rin ang house plan ng bahay ko at huwag niyong kalimutang magdasal dahil para continuous ang pasok ng blessings at saka iwas ako na. Hindi kaya magpagawa ng bahay, di ba? So, that's all for today's vlog. So, again and again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel. At hanggang sa muli, paalam at tito! Mwah!